Latest news updates. Barrios vs. Ugas fight. Alamin. Dalawang beses na binitiwan ni Mario Barrios si Yordynez Ugas, nanalo ng unanimous decision. Las Vegas naging two-way title holder si Mario Barrios noong Sabado ng gabi sa kapinsalaan ng isang dating welterweight champion na muli matapang na nakipaglaban sa matinding pamamaga na nakapalibot sa kanyang kanang mata. Ibinagsak ni Barrios ng San Antonio si Yordynez Ugas sa huling bahagi ng ikalawang round at muli sa pamamagitan ng isang counter left hook sa unang bahagi ng ikalabindalawang round upang makuha ang kanyang unanimous decision na tagumpay sa kanilang laban para sa bakanting WBC welterweight title. Ang mga judge na sina Tim Cheatham 117 hanggang 108, Chris Flores 118 hanggang 107, at Steve Weisfeld 118 hanggang 107 ay nagwagi kay Barrios sa kanilang Showtime pay-per-view na laban sa Canelo Alvarez Jermell Charlo undercard sa T-Mobile Arena. Si Barrios 28-218 ay maaaring maging buong welterweight champion ng WBC kung ang undefeated, undisputed 147-pound champion na si Terence Crawford ay nagpasya na isuko ang kanyang WBC belt upang makipagkompetensya sa 154-pound division sa kanyang susunod na laban. Si Ugas 27-12 ay pumasok sa ring bilang 2-1 paborito laban sa 28-anyos na si Barrios, isang dating WBA secondary 140-pound champ, ngunit ang Cuban-born boxer ay natalo sa ikalawang sunod na laban. Ang 37 taong gulang na si Ugas ay lumaban sa unang pagkakataon sa loob ng 17 buwan. Bago niya labanan si Barrios, ang dating WBA welterweight champion ay hindi pa nakakaboxing simula ng pigilan siya ni Errol Spence Jr. sa 10th round ng kanilang welterweight title unification fight noong Abril taong 2022 sa AT&T Stadium sa Arlington, Texas. Nagduse si Ugas ng bali sa kanang orbital bone sa kanyang pagkawala kay Spence. Ang palibid ng kanang mata ni Ugas ay nagsimulang lumaki sa kalagitnaan ng kanyang pagbabalik sa ring Sabado ng gabi. A ringside doctor examined that damage before the 10th, 11th and 12th rounds, but he allowed Ugas to continue each time. The gutsy Ugas seemingly couldn't see out of his right eye in those rounds, but he was able to make it to the final bell. A left hook by Barrios dropped Ugas for the second time in their bout, this time about 30 seconds into the 12th and final round. Referee Thomas Taylor took a point away from Ugas later in the 12th round for repeatedly losing his mouthpiece. Ugas landed several right hands thereafter, but it wasn't enough to beat Barrios. Barrios and Ugas traded right hands almost 50 seconds into the 11th round. A ringside doctor looked at the damage around Ugas, prior to the start of a second straight round, the 11th, yet he again allowed Ugas to keep fighting. Ugas connected with a right hand that forced Barrios to move away from him with just under a minute to go in 10th round. He didn't throw a lot of punches during that round, however, which allowed Barrios to have some success. A ringside physician closely examined Ugas' right eye before the 10th round began, but he allowed the action to continue. Ugas was wary of Barrios' jab during the 9th round, perhaps because he was having trouble seeing out of his right eye. A right uppercut by Barrios backed up Ugas 35 seconds into the 8th round. Ugas connected with a left and then a right several seconds before the 7th round ended. A hard right by Ugas landed cleanly with just over a minute remaining in the 7th round. Ugas nailed Barrios with a right hand to the side of his head a few seconds before the bell sounded to end the 6th round. A short right by Ugas landed with just under 40 seconds on the clock in the 6th round. Barrios hit Ugas with a right hand that knocked Ugas backward barely 10 seconds into the 6th round. Ugas snuck in another right hand to the side of Barrios' head a couple seconds before the 5th round concluded. A right by Ugas landed in an exchange with just over 40 seconds remaining in the 5th round. Ugas drilled Barrios with a right hand that forced Barrios to retreat with just under 40 seconds to go in the 4th round. Ugas caught Barrios with a right hand after Barrios mostly missed with a flurry of punches with just under 1:40 on the clock in the 4th round. After suffering a knockdown late in the 2nd round, Ugas fought with purpose in the 3rd round, when he continually outlanded Barrios and kept him on his back foot.
Ugas landed a right hand that made Barrios move away from him just after the halfway point of the third round. After a first round that lacked action, Barrios landed a quick power jab that caught Ugas off guard and sent him to the canvas several seconds before the second round ended. Ugas beat Taylor's count and the round ended before the action could resume. Canelo Alvarez vs. Jermell Charlo. Buong resulta, si Alvarez ay nananatiling hindi mapag-aalinlanganan. Canelo Alvarez vs. Jermell Charlo. Buong resulta, si Alvarez ay nananatiling hindi mapag-aalinlanganan. Lahat iyon ay Canelo Alvarez noong Sabado. Tinanggap ng hindi mapag-aalinlangan ang super middleweight champion ang hindi mapag-aalinlangan ang super welterweight champion na si Jermell Charlo sa ring sa T-Mobile Arena sa Las Vegas at naglagay sa isang clean ika para sa 12 rounds. Dinami na ni Alvarez si Charlo sa halos lahat ng laban at napanatili ang lahat ng kanyang sinturon sa pamamagitan ng unanimous decision. Sa co-main event, si Jesus Ramos Jr. ay higit sa 4-1 na paborito laban kay Erickson Lubon, ngunit ang super welterweight battle ay nagwakas na kontrobersyal ng pinataog ni Lubon si Ramos sa pamamagitan ng unanimous decision sa kabila ng 72 na suntok lamang ni Ramos na 145. Nakapuntos ang mga hurado, ito ay 115 hanggang 113, 116 hanggang 112 at 117 hanggang 111 para kay Lubon, ngunit ilang ringside observers, kabilang ang Yahoo Sports Kevin Ayoli, ang umiskor ng laban pabor kay Ramos. Si Mario Barrios ay pumasok bilang isang underdog at lumabas sa tuktok laban kay Yordanes Ugas upang mapanalunan ng WBC Interim Welterweight title sa pamamagitan ng unanimous decision. Ibinagsak ni Barrios si Ugas ng maraming beses kabilang ang isang beses sa ikalawang round na nagtakda ng yugto para sa kung ano ang darating. Natalo si Ugas sa kanyang ikalawang sunod na laban kahit na pagkatapos ng isang malinaw na layoff pagkatapos ng kanyang huling laban, isang ika-10 round TKO pagkatalo kay Errol Spence Jr., at lumipat sa 27-6 pang kalahatang. Si Barrios ay umunlad sa 28-2 at ngayon ang mandatory para sa 147 pound king na si Terence Crawford, kahit na ipinahiwatig ni Crawford na balak niyang tumaas sa timbang. Sa pay-per-view opener, pinatunayan nina Elijah Garcia at Armando Resendiz na ang middleweight division ay nasa mabuting kamay habang ang dalawa ay nakikibahagi sa isang nakakaaliw na slugfest upang simulan ang mga bagay-bagay. Ibinagsak ni Garcia si Resendiz sa pamamagitan ng isang mabangis na body shot sa ikawalong round kung saan nabawi ni Resendiz. Ngunit huli na ang lahat ng yakapin siya ni Garcia at tinawag ito ng ref matapos ang maraming suntok na dam apo sa isang malinaw na yumunig kay Resendiz. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comments and subscribe. At pindutin ang notification bell button para updated ka sa bawat upload nating video. Maraming salamat po sa walang sawang pagsusubaybay.